Rolling. Action. Hau. Hau. Nah, Ma. Wala na bang ta... Taho! Balot, pero kopya, manipap. Ano ba yan? Ano naman ako dito naman kasi kayo? Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo pinapagawa ng mga ganyang bagay-bagay. Di ba nga? Hindi nga taga-carry. Iba talaga siya, mga ka-jeepney. Hello, sa lahat ng mga ka-jeepney natin all over the world. Kabugan nga talaga ang pag-vocalize ko para makipagsabayan tayo sa bisita natin mamaya. Isa na namang OPM queen ang makikipagsikahan sa atin ngayong linggo ng hapon. Kaya naman, makising along na at makilaugh along na sa kwentuhan at katatawanan. Kapit na dahil magsisimula na ang Showbiz Pamor! Balut! Pe! No! Oh! 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 Oo! Au! Nakatakot yun. Ate si Direk Gemster, ayan. Ate siya ang writer po natin. Si Miss Jen, ayan. Ba't ngayon wala akong pinakilala kanina pa ako dito? Like, kasi nag-ayos pa sila, ate. So parang, di ba baka mamaya magalito-lito sila. Mag-blue hair ka ba? Ayaw magkulay, di ba? Camera recording. Rolling. Grabe. Recording. Baklang. 4, 3, 2, action. At nagbabalik na nga po ang Showbiz Pamor dito sa ating patok na segment na Throwback kahit hindi Thursday. Kasama nga natin ang nag-iisang queen of soul. Please welcome mga ka-jeepney, Jaya! Gusto ko yung Showbiz Pamor. At saka yung trrrr. Gusto mo yung diba? Nakaka-singer ba yun natin iyan? Nakakamayaman. Nakakamayaman. Welcome sa ating tahanan. And Thank you, finally. Ang tagal bago kita nakasama dito. Pero syempre, diba? Parang sa pag-ibig yan, love comes to those who wait. Wow! Masabi lang. May hugot. Baka etos lang. Baka etos lang ang ganun. Pero dito sa Throwback, kahit hindi Thursday, isa ito sa abangan talaga ng mga manonood natin. Dahil mababalikan mo ang journey mo sa iyong music career. May ganun? May showbiz career. Lahat-lahat, yeah. Yes. Walang memo. Walang paalala sa'yo. Wala ka naman daw yung katakot, diba? Kasi ibalik syempre, natin. Pamalakasang pasabog itong mga ganap mo sa showbiz, Ate Iyay. Sige po. Eto na, simulan natin. 3, 2, 1, first photo. Naku, pangit yan, I'm sure! Ano to? Wala pa. Ah! Okay, sorry po. Ako lang yung natawa. Bakit ako kitang bakay sa kanya? Yan yung ano, sa apartment namin sa Speaker Perez, doon ako lumaki banda sa may Banawe area. Tapos yung obvious, mahilig kami sa aso. Actually, yung aso na yung pitbull. Hindi ko alam saan galing, sa kalye lang yata, tapos kinuha. O yung pitbull yung kapag kinagat ka, naglalock, di ba yun yun? Oo, pero siya hindi mo naglalock mga time na yun. Mabait naman nakagat, siya. Nakagat, iya. Hindi nga, never. Wow. In fairness. Tapos yan, ang nanay ko kasi mahilig siyang picturean ako. Tapos sabi niya, sayaw ko din, sayaw ganun. Talon ka dito. Yan. Isa yan, nag, sa pintuan. Anong edad ni Miss Jaya nung nalaman niya na parang meron pala siyang galing sa pag-awit at siya isang performer? Yung time na yun, kumakanta na ako. Pero pang bata. Pero ang sabi ng nanay ko, may tono. So, yung talagang alam ko, aware ako na marunong akong, or hilig ko na yung pagkanta, mga 5 to 6 years old. Ayun, anong unang song na mga talagang na-master ni Miss Jaya? Ayun na-master, ang dami eh. Break It To Me Gently. Oh, 6-7. This Time I'll Be Sweeter. What? Yung ganyang edad ko, makakata ko lang yung mga may isang chika din. Pato sa buhangin! Yung sa'yo, pasabog yes. Yung pang contest piece na talaga. Basta sa eskwelahan, di ba pag grade 1, grade 2, ganyan. First part of our program is a song by, syempre, kahit nagtatago ako, Maria Luisa, ganun na. Ramsey, so una ka, punta na sa harap ng blackboard, tapos kanta ka na ng, kapag ang puso'y natutumag, mahal. Ganun na, agad, na, yun ang song number one. In all fairness, yung mga ganyan, mga ito natin train talaga sa eskwelahan. Talaga alam mo na na kung saan pupunta. Correct, ganun diba? Talaga nun eh, may program bago mag-start ang klase. So doon ako nahasa. Totoo. Tsaka sa mga school programs, sa yung may mga stage, tas ang actually ang talent ko noon pag may school program sa malaking gymnasium, dancing.
Hindi pa singing. Oh. Tahi siya, ano pa na? Ay, ang taray. Lahat na pang performer. Pa-pa-pa-pa. Ganun. Ay, yes. Yeah. Di ba ganun niya? Plingik. Next photo, tingnan natin. Ay, wow! Sexy! In fairness. Ni ano, mama! Hindi, tsaka ano yun yung mga times na pwede pang mag-white on stage. Di ba pag naka-white ka, ibig sabihin, hindi ka takot sa mga ano? Anong taon to? 99? I was like 29 years old. Nung time na ito. Ano pakiramdam you're performing on stage with your mom? Siyempre masaya. Kasi less ka ba? Dahil meron kang kasangga. Yun ang word niya. Dahil tayo, mag-ano tayo, dahil sangga tayo sa show. Lagi niya sinasabi yung sangga tayo. Kasi feeling ko, sa kanya rin, gusto niya, meron siyang katuwang. Kasi ang hirap nung mag-isa ka. So, on stage, oo, yes. Kaya kami nagkaroon na ng tandem. May mga Proud Mary, Can't Take My Eyes. Ang title nga sa Can't Take My Eyes ng nanay ko. Dahil kantahin natin yung Kantik. Alam na niya yun. Kantik My Eyes. So alam ko na yung Kantik, Proud Mary, Kumbanchero. Kung ano yung mga kanta niya, alam ko. Kasi kailangan para maganda yung duet. Diba? Yung duo on stage. Correct. Oh, ano no, nakaputi kaming dalawa. In fairness, pero nakayapak siya. Kasi nga, dance, dance, or perform, perform. Trademark niya yun. Pag tungtong ng stage, opening number, yung bata pa ako nun, pagkatapos ng first song, sipa na ng shoes. So yun, lumilipad na kung saan-saan. In fairness, may kanya-kanya tatak talaga eh, no? Na pwede mong maging marka at iwan sa mga audience mo. Talagang parang, ay, si Miss ano yan, Miss Elizabeth. Yes. Ano kami si Madir, no? Tatak na advice talaga yung nasa puso isipan pa rin magpahanggang sa oras na ito mula kay Miss Elizabeth. Ano siya eh, it's all about being real. Tsaka yung malakas ang loob. Kasi lagi niya sinasabi, alam niya na mahina ang loob ko. Kasi nga nung bata ako, tahimik ako. Sobrang, parang walang bata. So, lagi niya sinasabi, dahil lakas ang loob ko. Dahil kailangan maanong sikmura mo, matibay. Kasi yung talent mo na yan na magpapakain sa'yo, hindi ko naiintindihan dati yun. Na yun pala ay yun ang magiging career ko. Ang bread and butter. Bread and butter. In fairness. Anong pinaka-namimiss ni Shaya sa kanyang mama? Yung kulit, syempre. Yung, alam mo, nakakatawa yan. Ito ng mga recent days before she passed away. Yung anak ko, si Sabria, siguro mga 2 to 3, 4 years old, ganyan. Baby pa yung boy, yung aking bunso. Wala siyang concept ng ano, tatawag muna bago dadalaw. Basta siya, bigla na lang bubukas yung kwarto namin. Kahit tulog na kami, Dai! McDonald's, Dai! Ha? Mga alas 12 na. Alam mo yung, push, bigla na lang siyang susulpot. Wala siyang logic ng gabi, umaga. Tulog na yung bata, or gising pa ba? Wala, wala. Ganun siya. Surprise. Isa siya malaking surprise number. Totoo. Yun yung nakakamiss sa kanya. Tsaka na parang lang pag nandoon siya sa loob ng isang room, talagang buhay na buhay. Ay, hindi pwedeng hindi. Kasi nga, makulit talaga. Pero sa bahay, ang hindi alam ng mga tao, tahimik siya. Hindi siya maingay. Nakakatawa, di ba? Sa stage, or sa party, or basta nasa labas na siya ng bahay niya, maingay siya. Gusto bibo, magpasaya. Patawa, patawa. Pero, as soon as she gets home, it's done. Ako baga, ito na yung ano ko, comfort zone. Rest ako dito, ganyan. Dahil, pagod ako. Dahil, grabe mo. Chika doon. Wala namang kwenta, dahil. Alam mo yun, tumika siya pa, wala daw kwenta. Eh, ba't na dumaldal? Eh, alam mo na, gusto nila yun. Eh, sakit balakang ko. Pag-uwi sa Bangor, in fairness. Hindi ganun talaga ata kapag ang goal mo talaga is to make other people happy, fun, gusto mong ganyan. Ayaw mo nang sa isang lugar, eh lahat kayo nakatunganga lang. Oo, ayaw niya talaga. Tsaka feeling niya ang trabaho niya talaga magpasaya. Totoo. Blessing ko yan, Dai. Totoo. Blessing. Talent, yan ang God gift. Yes, correct. Next photo tayo, susunod. Ano yan? Saan ito? Ang medyo malabo. Musical yan, Rama at Sita. Tsaka meron clue, meron tayong baklo dito para ano. Labas chan ko dyan, Dai. Sexy. Pero dinrowingan ng abs. Oh, dinrowingan eh. Si Juan Sarte pa yung nagme-makeup sa amin. They were called Propaganda pa noon. Si Juan Sarte, Jing Moniz, Marlon Rivera. Mga pinakatitinga lang makeup artist na ngayon. Grabe yan sila. Tapos, we did this musical, Ariel Rivera, Lanny Salucia. Tapos ako yung kontrabida with Robert Senya.
So, sa buong musical, kung yan man ay tumatakbo ng 2.5 hours or 3 hours, dalawang eksena lang ako dyan. And two songs, or three. Ganyan. Sa act 2, lalabas ako, sumasayaw, kanta, sayaw, kanta, umexit, tapos. Paano nagsimula yung journey na pasukin naman ang pagka-teatro? This was produced by someone who was a princess at the time. Princess? And, Sushan? Basta secret. Anyways, gusto niya mag-produce ng Ramadsita. Kami yung kinuha. But before that, we were already going to Brunei to perform. Wala lang perform. Perform lang. I did Grease. Ako na naman yung kontrabida. I did Rizzo. Tapos, pagdating dito, gusto niya gawin to. So, kami rin yung mga kinuhang mga artista. Medyo kinuha niya. Yeah. Oo. Except, nakatrabaho dito si Noni Brancamino, alternate. And ang ka-alternate ko naman si May Bayot, yung sister ni Lani. So, yan yung parang first musical na ginawa ko in public. Kasi yung dati, for the princess. So, anyways, yun yun. Gusto ko nga pong mag-ano yung musical eh. In all fairness, no, hindi na wala yung musical. Kasi magpahanggang sa ngayon talaga. Di ba sa batch nila, Morrison, sina Rachel Angus, sina Eric Santos, nakapag-musical din, yep. Ganyan, di ba? May bala ka ba na this time, if ever offeran ka, anong klase na theater day ang gusto mong i-offer sa mga mga? Nagkaroon naman ako ng offer dati. But, you know, sometimes ang feeling ko, there's such a thing as, it's not meant to be for you, it's not gonna happen. Ang feeling ko, yung mga na-offer sa akin dati, it's a good thing that I did not do them. Kasi yung mga gumawa nun talagang nag-shine. And I won't mention the names anymore, but if I'm offered again, and syempre I'm with Cornerstone Management, I know they have the vision for all kinds of projects. Ako talaga type na type ko yung musical. Kasi ano siya eh, memorize mo lahat. Ito hindi ka pwedeng magkamali. Kasi syempre, live performance ito. Diba? Talagang parang matitest yung galing ng isang performer, actress, singer dito sa musical. Minsan, kasi pasasayawin ka pa kung ano-ano. Ha-ha-ha! Mga ganun-ganun. Ulit. Ha-ha-ha! Ganun. Parang ganun, tingin. Walang ganun. Naubo, ganyan. Parang ganun din ako sa kaya lang. Ah, ganun. Laban. Pero ikaw kasi, hindi ka naman din na nag-focus sa maging singer lang talaga. May mga on the side acting-acting ka rin, Ate Iyay, ganyan. Dito sa ABS-CBN, hindi pa kita na masyado nakikita na sumasabak sa teleserye. If given a chance, sa anong teleserye mo gustong mapabila? Nagmakaawa ko. Ha? Umarte! Nagpakita ngayon ng audition? Wala. Ano, alam mo ako, we had two different, parang almost na dapat ginawa ko. Pero, okay lang na hindi. Pero ako talaga, type ko MMK! Oo nga. Hindi ka ba nakapag-MMK ever? Wala pa. There was a time, a long, long time ago, I'm not sure if they still remember this sa production nila, but parang gusto nilang gawin yung story ng nanay ko. Eh, ang gaganap ako. Eh, ayaw ni mama. Sabi ko, ayaw mo. Ayaw na, Nay! Ayaw ko ibinrayan, Nay! Ay, umarti-artist ni Elizabeth Ramsey. Sabi ko, di wag. So, hindi na ginawa. Naku, malay mo, ito na ang chance. So, ito na ang pwedeng time. Naku, per, kaya niyo, per, yan. Nag-artist niyan dati, oh. Wag. Hindi ko kayang ganap gampanan na ang isang Elizabeth Ramsey. Lalo na kung wala na siya. Kasi siya yung mag-guide. Tsaka siya yung kailangan kong i-pattern. Mahirap. Hindi mo na nakikita. Yes. Tsaka hindi niyo ma-appreciate. So, parang, sure, watch naman niya. Well, I mean, I know, but in essence, parang I wish she would be here. She'd been here. Nang ginawa mo kung ito. Oo. Yes. O, abangan natin. Malay mo, I'm sure. Tsaka gusto ko mahirap ako yung ganun. Yung mapapanood yung doon ng mga taga-unit ng MMK. Malay mo, after this. Okay. Pag nangyari yan, okay lang kami ng pizza, te. Pizza na! Patay gutom. Pizza lang? And drinks! Iced tea! Only a pocket! Abangan natin yan, mga ka-GP. Basta. Ito pa nga. Ipag-pray natin, yes. Susunod, tingnan natin. Ano to? Diyos ko, Lord! Anong klaseng hairstyle? Eh, pero amin mo, that time, nung pilihan yan, syempre, ang ganda-ganda nila. Ang ganda ng ngiti. Trivia. Paano? Trivia.
Siyempre, mahirap lang ako nung time yun, di ba? Wala naman akong budget. So, sinong nagpa-provide ng mga outfit? Miss Pilita Corrales, di ba? Kanya yung blouse na yan, yung hihikaw, ganoon! Tapos, yung nag-makeup pa sa akin, nakakatawa kami kasi parang feeling ko kulang yung makeup. Kasi laki ng dito ko. Pwede makako, lagyan ng patabong dyan. Ayaw. So, pakita natin yung neck. Chanis. Ayun, yun nangyari. Tapos, di ba yung kulot ako? Ito talaga buhok na to, nagpapanggap lang. So, pagka umiinit, mamaya pag nasilip yung ilalim ito, kulot. Kasi pag napapasaga, ganun siya. Yan ang nangyari. Kasi parang mainit yung araw na yun sa pictorial. Hindi ko na nga maalala sino kumuha niyan eh. Na photographer. Alalahanin ko pa ba? Hindi, mamaya, baka maalala natin in the middle of the chikahan. Pero 1996 yan. Ay, bongga. Ay, ayun na, kasi meron. Metro Pop Grand Prize winner. Parang dati, para maging singer ka, hindi rin, kumbaga, ayun na yung sikat na ano eh, na kwanta sa sasalian ng mga singers, diba? Metro Pop. Oo, pristine. Prestigioso siyang competition. But it's actually a songwriter's competition. Tapos i-interpret. Oo, and nangyayari, sumisikat yung artist because of the competition. So minsan ang mangyayari, hindi talaga sisikat yung winning song, yung artist, or yung artist sisikat with that non-winning song, tas yun, na-air. The rest is history. Correct. So, depende. Pero ako talagang, this was such a blessing kasi nung dumating ako dito, hindi pa dapat ako pinakita daw sa TV kasi nga pinapapayat pa, drama-drama, ganyan. Ako magagagawin pa talaga na ano, star, ganyan. Hindi naman, wala lang, papayatin lang daw. Pero feeling na nila Danny Tan, gusto nila ilaban ako as the vocalist kasi Miss Dulce was the actual vocalist dapat for this, but she was gonna go to Australia. So hindi siya makakalaban. Ako yung barkada ni Danny Tan at the time. Huling kami, mahilig kaming mag-gimmickan, mag-gimmick-gimmick. So, ako yung namataan. So, nag-workout naman, pumayag si Boss Vic. Yun. Sumaba. I heard na magiging niyo po si Miss Pilita na nagpahiram ng blouse, ganyan. Siya ba ang nag-influence sa'yo na dapat ikaw na to, sumalang ka na at maging... Ayaw nila. Miss Pilita was my manager. Tapos, sa kanya ako nakatira for 4 years. Kasi nga, bago lang ako dito. So, she wanted to really protect me. So, ganyan. Paano ka na-discover ni Miss Pilita? Nag-concert sila ni Miss Carmen Soriano sa US. In particular, LA and San Diego. May San Francisco pa yata. I think 3 shows. Ang gusto ng producer, kausapin yung nanay ko to guest. So ako ang kausap, ayaw ng nanay ko na hindi ako kasali. Eh sabi ng producer, hindi ko nga makalimutan yun, hindi ko kailangan ko, hindi ko naman kilala na eh. Kasi at that time, I was doing the Jaya thing, but I stopped, parang nag-quit na ako. So yung producer, ayaw niya sa akin, gusto niya lang nga daw nanay ko. Ang harsh dati. Medyo harsh talaga. Sasabihin kapag hindi kabit, hindi kabit. At ako yung kausap. Oo, oh, and then? So yun, tatag ng kalooban. Tibay ng sikmura, dead man. So ako, oh, maayaw daw ako, ikaw. Ay, naku, day, magdil-dil na tayo. As in, pag hindi ka kasama, hindi talaga ako perform dyan. Hanash, after that, o sige, kasali ka na. So nag-open ako, pagkanta ko, umakyat ang Miss Pilita Corrales, tinanong, sino yon. So ang nakausap niya was my boyfriend at the time, yung naging first husband ko. Sabi niya, oh, that's Louise Ramsey, she's the daughter of Elizabeth Ramsey. She's gonna perform later, don't you know her? Chuchuchu, naging blitzan sila doon. Ha? Huh? She's a daughter? Alam ko mga anak nito maitim. Sabi niya, no, she's a daughter from the Filipino boyfriend or whatever. So pagka-shopos na pagka-shopos ko, say nang papuntahin si Jaya, or si Louise EI, or whatever my name was at the time sa kanya, pinababa ako sa dressing room. Naka-robe siya, tapos sabi niya, gusto ko tang iuwi sa Pilipinas. So, ko, ayoko dun. Hindi mo na ako kilala dun. Tsaka ayaw ng mga tao dun ng maitim, di ba? Gusto nila makuti. Kasi Stisa, lahat Stisa, sa TV sa, yes. Sa local Stisa, stations doon, sa may mga TFC stations, puro maputi. Ayoko dun. My hair is curly. I'm fat. Ganun. Drama. Second show, umuuna ako. Talagang kinulit niya ako.
nag-drawing pa nga na alam na ni Boss Vic na uuwi ka, ganyan-ganyan. Basta kaming bahala sa'yo. Parang hindi pa niya alam. Anyways, si Boss Vic, umuwi ako January of 1996. May ang Metro Pape. Agad-agad pala to. So, yung Sharon Cuneta na nag-guest ako nung time na yon, I was already here. Akala nila I was in the States. Kasi nga ayaw ko pakita dahil ayaw nilang medyo chubby. So yun, anyways, nung si Miss Pilita nandito na, ayaw niya ako mag-Metro Pop. Eh, pumayag na rin siya kasi feeling niya, what could you lose? Diba? Parang, okay lang. In fairness. Pati yung damit sa Metro Pop, by the way, sa kanya. Ay, antara. Saan naman ang galing? Bakit tinawag ka ng Jaya? Tan-tararan! Ayan na ang ano question. Okay. Kasi ito na yun eh, parang baayaw muna, Luis, ganyan, Jaya. Itong Jaya na to, at the age of 18, I ran away from home kay mama sa US. I ran away from her. Napanagkata sa isang morning show sa Magandang Buhay. Plingi. Yes. So ito, pagdating ko ng New York with the band, the whole band, and the drummer was my boyfriend at the time. Alam mo, dami kong naging jowa. In fairness. Hindi naman masyadong guwapo. Anyways! So pagdating sa New York from California, sabi nag-drive lang ng pera, di ba? Drive kami. He was gonna join Stevie B. Stevie B was a dance artist. Itim siya na parang gulato. Maliit. Kahawin niya ni Ate Guy. Kakatawa sa... Kamukha siya ni Nora Honor. Anyways, sabi, imbis na tambay-tambay ka lang dyan, ikaw lang magluto. Ay, inawa akong cook. O sige, then mag-cook. Labang ko yung mga damit. Whatever, washing machine naman eh. Walang arte, labahan. Pagdating namin ng ilang buwan dun sa New York, kumbaga we stayed in a building that I did not know was owned by the record label who signed us, ako and Stevie B, pero wala pa ako nun. He let us move to Florida kasi doon na siya magtatayo na ng studio niya and rehearsal studio. So, nag-apartment na lahat. And gagawa ng demo for a girl. Ako ang gagawing ghost singer. Hindi ko alam na yung paala ang plano. Kasi uso nun yan like the Milli Vanilli case. Iba yung kumakanta, right? So ako yung gagawin ganun. Pero yung girl, black Italian. So model siya. Ang dami niyang mga rampa na ganyan. Endorsements, ganyan. Avon, yung mga picture-picture na ganun. Sears catalog. Basta po, nandun siya. Eh, narinig nung boss na... ni Stevie B na gusto ni boss makita ako. Make a long story short, pumunta siya ng Florida, nakinig sa akin, kumanta ako ng Sweet Love ni Anita Baker. Na ano siya, parang, my God, how old is she? Kasi parang akala 20-something. No, she's 18. Ano, yeah, 18 at the time, 18. Parang, oh, sige, wait, isipin natin to. So kung siya yung nagde-demo, pwede na lang siya yung kumanta ng buong album. That's how it all happened. And he signed a $10,000 check for me. 1988 yon. Ang docs na nun. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko kasi alam kung ano yung check. Ano yan? Parang binibigyan ako ng papel, ginanong ko pa nga yata. Parang, ano to? Tapos magtingin ko, what is a check? Sabi kasi, blah, 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 bank, ganyan. Oh my God, sabi ni Stevie, you're so stupid. That is a check. It's a payment for you to become an artist. So, ang nangyari, pinalitan nung boss yung pangalan ko. Kasi yung Louise Ramsey daw, masyadong matanda. Oo nga, Louise Ramsey, parang... Oh yeah, inulit ko lang, parang matanda. Green ka pa! So ito na nga, nanonood kami ng TV one time, tumawag si boss, si Herb Mullis. His name is Herb Mullis. Louise, I want you to watch TV until maybe 2 to 3 in the morning. There's this commercial that comes on. It's like a, parang give a child 25 cents a day. Yung bibigyan mo ng pera, tapos donation, ganyan-ganyan. Meron daw doon, may letter yung bata, may pangalan, tignan ko daw. So lumabas yung commercial between 1:30 to 2:30 in the morning. Ang nakalagay, dear, kunyari, dear chika, blah, 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 Tagalog. Yung sulat. Nagmamahal, Jayna, pero it's J-A-Y-A, nakalimutan yung N, so nilagyan ng ganon, and then N na maliit sa ibabaw.
So nagmarka sa akin Jaya, hindi Jaina. So sabi ko, I just saw the commercial, chu-chu-chu talaga. Are you sure that's the commercial, the one with the Filipino or Asian kid? Ang ganda ni Ate Ino, talaga. Chika lang yun, naaral ko lang. Tapos sabi niya, yes, yes, that's the one, blah, 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 blah. What is that? I want that name. I think it's Jaya or Jaya. That's it. We're not changing it. That... Ay, sabi ko, ayoko lang ganun. Alam mo, 1 year later, bumibili ako ng cosplay. Umarte-arte na ako, nag-number one ako saan-saan yung song ko, di ba? Yes, may dancers ako, ganyan, may tour. Sabi ko, bilhin tayong costume! Sa New York kami, naglalakad. Tapos pasok tayo sa ano, tindahan ng mga bumbay, ganyan. No offense. Tapos, pagpasok namin, sabi ko dun sa mga dancers ko, pili lang kayo ng outfit, o babaduy. Sabi ko, sige, pili lang kayo outfit. Kakausapin ko yung may-ari. Excuse me, are you Indian? Oh, yes, I am. Ganun pa siya. May I ask, what if there's a word in your language that says Jaya or Jaya or Haya? Oh yes, that's a very popular name in our country. So go, really? What is how do you say it? It's Jaya, it means victory or peace. Like Jaya Ho, same, it means diba? Victory, yes. Magsabi niya ng ganon. Ang gara, sabi ko talaga lang ha. Thank you, kasi sabi ko, I thought it meant dirt in the ears, you know, or like that. And tawa lang siya ng tawa yung mumbay. No, don't you mean that? It's a very lucky word. You have to use it. It's very, very good for you. Oh, kaya sa slum dog din ako, there. Diba? Yes. Kaya sabi ko, oh my God, what a fitting, parang it was such a anointed name. Parang destined for you talaga. Kasi victory, diba? So, ang weird. Pero I've been using it ever since 1998. In all fairness, kasi yung Jai Ho, ganun din, from Jai. Ano na ko yung Jai Ho? Ako naman nakatano. Jaire na name. Anong Jaire? Jehovah Jaire means the provider. Okay, there you go. So parang sinashorten ng mga friends ko, Jai. Tapos lumabas yung puso ka, tapos Jai Ho. Tapos meaning niya ng Jai Ho pala. Akala ko charot-charot. Yung meaning talaga is, in the end, victory. Okay, then. So, kaya sila tagad eh! Wala ko na napatalumpa. Ayan ang boga. Pwede kaminom na pwede. Pwede yan. Ang pari ng chikahan natin na siksik-liglig. Susunod tingnan natin. Masustansya. Totoo. Oo. Ang ganda naman nung ano. Tingnan natin ang next. Totoo, ang ganda nila, diba? Tama. Next, tingnan natin ang next picture. Yay. Follow up na. Ay. O, oh, ito ate, bago natin idiretso sa next picture, bukod nga pala sa mga Indian accent, yung American na accent na ganyan, ano pang mga accent ang kayang gawin ni Miss Jaya? Sabi ko na nga, makaka-escap. Siyempre yung unang dating namin kasi sa America, 1985, sikat na yung mga, puro music ako, Tears for Fears, ganyan ang sikat, at tsaka kang, ganun. Pero pag nanonood ako TV, ginagaya ko yung mga itim. Kasi sobrang, mangha, eh, mga kapatid ko itim, pero Bisaya yung accent. Pero ang labo. So, kapag din sila, ganito kami. So, gagayain ko yung mga palabas doon, ha? Mga actors, actresses, talagang, hey, hi, no, hey, ganoon. So, kunyari, mag-usap tayo, paano ba? Hey, Bisaya, what are you doing? What are you doing pala? Nagulat sabi niya, anong tanong mo? Ano, kunyari, ano ba? Kunyari lang, goodness, I love that green shirt. Ooh, I love that green. You know, I'm from LaToya, George. Di ba ganun yun, te? Iba-iba yan, ah. May New York. Kasi New York accent is, oh, ganun. That's a short, that's a short. LaToya, George, like that. Ang southern naman iba. Like down, southern. Paano sabihin yung jeepney TV, te? Iba kasi sa atin jeepney. You know what I'm saying? Kasi when you ride the jeep, you're not gonna hear anything but a beep. You know. Yeah, it's like beep, sabi lang jeepney. You know what I'm saying? May ganun pa din ang dance. Well, in fairness, ang pangalawa natin ang talent. Hindi lahat kayo yan. Ano pa bukod doon? Mga Valley Girl. Oh my goodness. It's just not happening, okay? Because from the valley, you have to like drive so long, and you have to be in traffic. It's just not happening. Oh my goodness, I like sweat and everything. I just yan yung mga hirap naiintindihin talaga. At saka masakit dito. Bakit ganun? Totoo yung mga pag-ganun, parang pagka nasa kalsada, tapos minaliging yung parang, huh, 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 Yaya. Nag-ano kami, train. Yaya. Baka yaya ka dyan. Nag-train kami, nasa New York. Eh, syempre Pinoy, magtatagalog kami. O,
So, di nakaupo kami ganyan. Yung isang upuan pa ganyan. So, may itim dyan sa dulo, malapit sa pinto. So, may rail ganyan, nakaganan siya. Ganun yung buso, mga itim. Kami naman, bakla, saan tayo mapunta? Ayoko pa kumain. Gusto ko sa Chinatown kasi may takdun. Masakang takdun. Eh, sige, doon tayo. Tapos, tawagan mo si ano, jowa mo. Ganyan. So, nag-uusap kami Tagalog. Tapos, baklaan pa. Maya-maya, yung itim, hindi niya siguro kinaya. Nairita siya. Hindi ko alam kung nairita eh, kasi gumagano siya. Na bad thing. Hmm. Maririm, doon ko nakuha yan eh. Basta, meron kami sasabihin, gagano siya. Tapos biglang, excuse me! Ako yung kausap pa, excuse me! Can I ask you a question? Siyempre kami ni Manolo. Nakasoko. Award! Yeah, sure. Are you black or something? Are you like a mix of black or something? Paluanag na. I'm Filipino, we're Filipinos. But see, he looks Chinese, right? Because he has a little bit of Chinese. But me, my mom is half Jamaican, so I have 1/4 Jamaican, so it's like a mix of all this. I knew it, that's what I'm saying. I'm looking at you like, girl, you can't be no Asian. But you know what I'm saying? Like, I was a little bit confused there, but hey, I could tell from your color, you know what I'm saying? Hey, oh, ganun na. Naging penny. Nakakatawa. Asa ko sabi ko, I thought you were upset that we were talking. Oh, no, hell no. I'm not gonna get upset. That was really cool. Ganun. Tapos si Manolo, maduro sabi. Kaya mo na. Pero yung very sign lang, parang nasa lang laging tunog at chiitsurang galit. Galit, oo. Kasi pag ang mga tour-tour, ganyan kaya sa immigration, ganyan, takot-takot-takot talaga. Ganun, di ba? Ha? What's your purpose of your trip? Yeah. Where are you going? What? Ako lang talaga, I'm sorry. No, I'm going back to the Philippines now, baka. Baka yung haga. So, yun. Yung diba, ako, pag ganun pala yung tunog talaga nila. Iba-iba sila. May southern, may west, may East Coast, may Midwest, meron ding Northern. Dati so, trabaho ko sa call center, ganyan. Anong tinuturo sa'yo? Ano? Hindi, ang hirap tumawag. Eh, alam mo, pagka-black yung kausap mo, di ba ganyan? Nakapagpahit dyan. Hi, I'm looking for the what's a year? Habi ko, ano? What's a year? Ano po ito? Nakapagay na ako, what's a year? You know what's a year? Ah, Western Union. Yun lang pala. Western Union, padalaan ng pera pala. Ganun lang pala. Pero kwaste you! Ganun lang pala. Doon ako natanggal. Doon ako nasyonggal kasi hindi ko naiintindihan. Ang dali-dali lang pala. Yung pala yung tunog. Western Union. Yan, ganyan. Lagi na, you know what I'm saying? Okay, ganyan. Wow, palapakala pa natin. Gusto ko ganyan. Diba, you know what I'm saying? Gagawin ko ngayon lagi sa radyo. Pagka, hello, you know what I'm saying? Why are you going to... Naging talking about. Sorry na. Next photo tayo, ate. Ayun pa? Chika. Yes, marami pa to. 200 pa to. Ito na, happy ka na sa makeup mo dito. Ah, ano na to? Juan Sarte na yan. May pang ano na? Raymond Isaac yan. Oh. Yan yung mga naalala ko kasi, yeah, tama, Raymond is sa akin. Napapakinggan mo yung self mo sa radyo, sa mga record bars, ganyan. Ano na ang ramdaman mo na parang from the beginning, tumatakot mag-mark ka sa'yo, hindi ka naman kilala. Pero ito, sunod-sunod ang mga ako. Weird nga eh, kasi syempre pag may mga ganong drama ka sa buhay, magpa-flashback ka talaga dun at one point. And you, actually, okay, sorry, this is the second album. Oh, second album. Which, medyo naninervous kami kasi di ba sinasabi nila pag unang album nag-hit, yung second hindi. Yun ang ano eh, sophomore. Kumbaga yun ang ano, naging ko na siya eh. Connotations noong time ko, may mga connotations. Tama, so, spelling ng connotation. Naging marka lang yun, alam ko talaga. So yun. Naging sumpa. Correct. Pero nung lumabas yung album na to, ang unang kanta agad yata was Wala Na Bang Pag-ibig eh. So, talagang nagtuloy-tuloy na siya. So, big hit. Awan ng Diyos, nag-hit din siya and tsaka mong maalala ngayon na, uuwi pa ba ako ng Amerika? Kasi hindi ko alam kung, ano bang mangyayari? Kasi dun sasabihin ko, hindi na ako babalik. Kailangan mong bumalik kasi ito yung mga gigs mo. May gigs? Ah, okay.
So, balik na naman ako. So, it was like that for 4 to 6 years. Hindi ko alam kung babalik ako ng States. Paano ba? Pero ang galing nga, kasi sa amin na tagapakinig at manonood, parang hindi namin naramdaman na gano'n. Parang feeling namin, nandun lagi ang Jaya. Hindi naman, naumaalis din ako, pero balik-balik. Naging biyahera talaga ako for the... Alam mo sa panahon ngayon, pag ginawa mo yun, yung paalis-alis ka, ang hirap i-sustain. Unless... Kakapagod! Mahal! At saka, ang hirap nun kasi, ang dami mong maiiwan. Tsaka sinasabi nila palagi sa akin, huwag kang aalis ng matagal kasi makakalimutan ka nila. But in all fairness to you, hanggang sa generation ngayon, alam ang makanta ng isang Jaya. Diba? Totoo-totoo yan. Yung iba. Hindi marami pag narinig nila, kaya nilang sabayan ate. Siguro it's more of the yung karaoke na naaalala nila. Pero pag minsan naglalakad ako sa mga millennials, nakakatuwa eh kasi hindi nila ako talaga kilala. Tapos natutuwa ako kasi parang... Nagbago ba ang mundo? Umiko? Oh, parang... Pero hindi siya offensive. It's just that it makes you think that the world has really gotten older. Correct. I got older, my fans got older, and the new generation are always on social media, Spotify, and all this. So, maiiba yung mundo mo. Totoo. Magkakaroon ka ngayon ng bagong perspective on sa ano bang gagawin mo. Parang kailangan mo rin i-reintroduce yung self mo sa mga bagay. That's what I'm doing now. Totoo yan. At naku, mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi excited ako dyan sa kung saan tayo patungo later sa chikahan na yun, Ate Iya. You know what I'm saying? I know what I'm saying. Oh, ganun. Next, sige natin. Ano pang meron? Okay, cut mo na. Sige, papalit lang muna ng battery. Oh. Kala ko papalit na yung... Standby daw. Okay. Standby. Yeah, overlap na lang po sa for the next photo. Okay po. Then. Okay. 5, 4, 3, 2, and action. At in all fairness naman talaga, ate. Enjoy tayo. Ito, tignan natin ang next photo. In... Ay! Parang ano, Hollywood star. Hindi, halimaw. So in fairness, hindi nung time na yun. Kasi naman black and white eh. May plaka pang ganyan ata ngayon, di ba? Yung malalaking plaka. Parang nauuso. Anong tawag dyan? Vinyl na nga, ano dati, LP lang yan eh. Oo. Ito yung first single. 18 years old ako niyan. If You Leave Me Now is a dance song. Yan yung nag-top 40. 44. Totoo. Billboard. 100 Billboard chart. In all fairness. Na walang music video. Alam mo ang mahusay, nung time na wala pang social media, nung time na wala pa yung mga pangmalakas sa internet, at makapasok ka sa Billboard chart, ibig sabihin, you made it. Wow. You know what I'm saying? Paano you made it? You made it. Wow. Oo, diba? Ano siya? Nakakawindang kasi, nung... Biruin mo ha, no, 88, by 1989, kinailangan ko nang mag-solo. Kasi backup singer ako ni Stevie B for a few months. A year. Tapos, nung nag-hit yung song, sabi niya, you have to leave my band. Because you have to go on your own. Parang, ayoko! Sabi, hindi ko alam. Diba, Amerika yun? Hindi naman ako sanay. Wala, I had to go and tour on my own. I was given a manager. Tapos, I had... At first, 2 dancers, then I got another one, so I had 3 dancers. So kami-kami lang nagtutour, so, meron ako apartment, we live there. Pero ito yung time na to, I was 19 and I was just touring until 20 years old. So 88, 89, 90. I was just touring. Hindi ko na namamalayan anong petsa na, oras na. Minsan in a night, I would be in 3 clubs. Say kunyari, New York, Connecticut, New York. Ganon! Kasi mga tao, hindi natutulog. So parang, kanta na naman, labas ka ng limo. Kanta ba mo? At ang kantahan nun, 3 lang. May times ba, Ate Iya, yung time na ganyan na parang sunod-sunod sa edad na 19, walang tigil ka sa kakagig mo noon. Kaya napagod ba? Napagod ba ang nag-isang giant? Siyempre. Paano mo ibinalik na dapat magpahanggang sa oras na ito, andyan ka pa rin at hindi ka mawala sa music? Yung time na nasa US ako, yung concept kasi ng show business is different. Hindi katulad dito na TV. Pag nag-showbiz ka, parang ginugroom ka, tapos merong acting, singing, dancing, parang lahat papasukin mo. Merong endorsement, may movie, may TV. Doon, iba. You have a hit song, you record songs. You're a recording artist. You tour. You do club gigs, you open up for big acts, you're the big act. So may mga clubs na ako yung
headliner, may mga big concerts na ako yung isa sa opening acts or mid. Kasi pag nung nag-hip talaga yung kanta, hindi na nila ako nalagay sa opening. Parang medyo pa bago mag-end, 2 to 3 artists before, say MC Hammer is the headliner or Milli Vanilli. I was touring with Milli Vanilli. Kakaloka sila kasi hindi naman sila kumakanta. Alam mo yung ganon? So, may mga ganong instances. Tapos lahat kayo magkakasama kasi it's a summer jam, Charva. So, the song from artists, Vanilla Ice, Jaya, Seduction, Chanes, Chupa Chanes, MC Hammer, etch. Ang dami-dami minimension na sa radyo, minsan naririnig ko parang, sayang lang, walang cellphone, walang mga pictures. Hindi na ano na, hindi na wala. Kasi. Wala. Pero okay lang, kasi the memories are just still there. I know who were the bad artists, yung medyo masusungit, suplada, yung mga hindi na nakapagpakapit sa'yo na hanggang ngayon, eh, ituloy ang music career talaga. Well, sa akin naman, singing is like talking. It's normal. Hindi siya, hindi ko inaral to, hindi to binili. It was God's gift and I knew He destined me to sing. But I did not know how long it was going to last. Kasi nga ang feeling ko, mag-aaral ako, magna-nursing. Wala talaga, wala, hindi ko siya naging pangarap. Pangarap siya ng nanay ko. And siguro sa sobrang lakas ng pangarap niya, tinuloy ko. Hindi ko na siya binitawan. So naging passion ko na rin siya, naging pangarap. Naintindihan ko yung sinasabi niya. Kasi for the longest time, it was a struggle for me to accept na singer lang ako. Hindi ko kasi alam yung concept na yung sing pala is a career. It can become a career. And it really parang catapulted me to who I am now as a woman, as a person, as a mom, as a friend, as an artist. Lahat nangyari sa buhay ko because of one simple talent, which is just singing. So, utang na loob din sa Panginoon and sa nanay ko. Kasi naipasa niya yung genes. Actually, yung tatay ko rin singer and musician. Ang nanay ko singer, musician. You are the queen of soul. Hindi diba? Naman. Sabi ko talaga, hindi naman. Nagpahabol lang. Medyo naano ako sa title na yan kasi the original queen of soul is Miss Aretha Franklin. And in America, they don't just throw titles. Kaya nung talagang sinabi sa akin, queen of soul ko, oh, sige. Pero minsan nahirapan akong i-ano siya, i-imbibe. Alam mo yun? I think all fairness naman talaga. Sa, diba, hindi lang sa Philippines, worldwide, diba? Marami talaga ang pagsaya mong Jaya, karugtong na ng pangalan Jaya, ang queen of soul. Sa panahon, sa generation na hindi pa uso ang mga moniker, bansag, meron ka ng bansag. Tari ng moniker. Manang narinig-rinig ko lang pagka mga inuman. Narinig-rinig ko lang mga inuman. Hindi siya nagagamit din, diba? Kanina ko ginamit ko, catapult. Diba, ano spelling? Inangat lang. O, diba, taray? Next photo tayo. Meron pa? Yes. Oh, ito. Very recent. Siyempre, anong nararamdaman mo naman na you're singing for the very first time with Miss Regine dito ulit? Sa weird, no? Yes. Napaka. Kaya for the very first time, kasi dito naman. Ang hiwaga nga naman ng ang galaw buhay, ng buhay. Ang galaw yes. ng buhay. Una kami nagkasama, of course, sa GMA, sa SOP, no? And naging close kami doon, right? So, hindi ko naman alam na magiging ganito ang aming destiny, na mawawalan kami ng show. Of course, she's a superstar. I mean, she's like the biggest artist in this of this country na lahat ginagawa niya. Acting, singing, lahat. Excuse me. Kumate! Okay. So, nung nauna ako eh, nag-showtime pa, nag-TNT pa ako, tawag ng tanghalan. Lagi kong iniisip, paano kaya si Regine? Kaya siya. Oh, one day, nagkwentuhan kami, nalaman ko na may ganong plan. But she wasn't telling me, kasi hindi rin ako masyadong matanong, but I just, whatever happens, and I'm sure si God naman mag-decide. Eh, pink! Red carpet! Totoo. Nagulat ako, parang, oh my God! Ito, So, anyways, ito yung Guinness kami. Bakit nga ba? Ano yung production number to? Parang di ba meron silang segment na ano, na parang may tribute. Oh, ito yung sa kanya. Oo.
So, lahat ng ginest yata ako, si Miss Dulce, Pops, yung mga either naging best friend niya, nakasama niya, medyo what sila. Basta those were the people that went on with the production number. So, kami, syempre meron kaming Habang May Buhay, nananalo din ng award. Actually, best female song by a duo or group. So, meron kaming gano'n. It was such a joy just being on stage with her. Kasi si Regine, isa sa pinaka, anong tawag doon? Generous na artist. It's like, okay siya yung pinakamalaki, but at the same time, she also shares that with many artists like us, or yung mga bago. Ang dami niyang may mentor. Si Sarah, di ba? Actually, in a way, ha, na-mentor niya ako eh. Kasi, nung bago ako dito, talagang landline pa, wala pang cellphone. Pag meron ako, Iniikot-ikot pa yun. Hello? Nandiyan ba si Mr. Jean? Ako yung natawag sa kanya, meron ako isusumbong sa'yo. O ano yun? Sumbungan ko siya. And then sasabihin lang niya, ay, okay lang yan, nayaan mo sila. Ganun talaga dito sa Pilipinas. May mga teleserye pa kayo na pagsamahan din before, di ba, sa kabilang lahat ng teleserye niya, nire-request niya ako kung pwede. Kasi parang, anong tang security blanket? So, ano yun? Di magkubot ka na lang? Tangandi, ganun eh. So anyway, may kasama siya lang. Friend. Yes. Parang para komportable siya. Mm. Tapos hindi niya parang hindi ma-feel na work. Na work ako. Totoo 'yan. At isa, may mga iba rin siyang security blanket. So for a while we did do some soaps together. Ay, bongga. Tarino. In fairness nga, coffee and cream. Tinitingnan ko nga Ate Iya yung picture niya. Parang nakakaano nga siya. Parang ang taray. Andito na nga sila. And we've been friends since 96. Siya una kong naging friend. Yung may Bert Tawa Marcelo tribute. Nanood lang ako kasi nga ayaw pa akong pakita sa mga tao. Pero doon ako nakaupo, nanood ako. Velasquez. Nagsa siya nang narito ako. Siyempre, duwindang ako. Eh, alam din niya na, ay, ito pala yung anak ni Elizabeth Ramsey. Chuchuchu, bumaba siya after kumanta. Lumapit sa akin. Sabi niya, sabi kasi tinatanong niya, sino ba, ano ba itsura nun? May nagsabi yata, yung medyo mataba. Eh, ako yung nandun na medyo mataba. So, lumapit siya sa akin. Yun, na starstruck. Yung, ha? Dito ka upo ka? Hindi, kasi nakaganon siya sa akin. Parang nagbigay pugay sa Alchemist Elizabeth. Hindi, nag-ano lang siya. Wala siya upuan eh. Sabi, dito ka. Ako yung gaganyan. And that's why, yun yung pag-break ng ice. Oo. Okay. And ever since, yun na. Totoo. Hanggang ngayon wala pa. Siguro alam niyo. Akala ka sana may endorsement kami, no? Kape, tsaka ano? Tsaka gatas. Choco na gatas. Gatas sa choco? In fairness, why not? Alam ba na! Alam niyo na. Consultant. Consultant na rin ako. Pero set? Oo. Pwede din. Mura na yan. Oh, next! Mura na yan. Kasi may consultation na. Tapos diba, friend, ganyan. Oh, eto na. Ito. TNT. Si Mr. Ray naman kumakaganon. Opa, bilang hurado naman, ano ang pakiramdam mo nang in-offer sa'yo na Jaya, ikaw ay magiging isa sa mga magja-judge sa mga nangangarap din na maging isang singer? Gusto niyo ba yung totoong kwento? Siyempre. Talaga, may oras naman tayo. Meron. Wow, baka ama ko. Nananggaling sa bigas. Sobrang short amount of time ito, bagong-bago lang ako sa Cornerstone. Kasi after nawala yung show namin sa GMA, nagsolo ako. I released my manager from her obligation. So, ako na lang. So, I was doing gigs, mag-isa lang. Anyways, biglang, make a long story short, si Eric Santos and Kyla, pinakilala ako sa Cornerstone kay Jeff Vadillo the night na nag-Mix Music Awards tribute for Augie. So, nagulat na lang ako, gusto nilang makipag-meeting, blah, blah, blah. Eh, parang, ang pagkakaalam ko, they were never interested in me. Eh, pero sila yung lumapit, parang, gusto ko maiyak. So, anyways, hindi ko na pinansin. I met with them. That was Tuesday, nag-meeting kami ng Friday. Sabi ko nga, tara na, let's go. Anong gagawin natin? So, nagtatawanan lang kami. And then, a few days, or maybe about a week after, nasabi sa akin na interested ang Showtime ko ni na Kumurado. Eh, may soap sa 7. That time. Mm-hmm. Pero patapos na. Sabi ko, teka lang, tatanong ko kailan ng last airing.
last airing, kunyari na lang, make a long story short, again, it's a Friday. TNT is a Saturday. Gusto na ako i-launch na as, ano muna, as, hindi naman ABS artist. Kapamilya. Kapamilya, no? Kapamilya. Tapos sabi, gagawin ka na ng kurado on that day. Nasa ano ko, grocery, 8 na umaga yata yun. Chaya, I have news for you. Kukunin ka ng showtime ng tao mo yung mga ganun ako sa grocery. Nandun yata ako sa tissue rack. Ba't kumiiyak? Kasi, teka lang. Kasi hindi ko alakalain, bla bla bla. Iyak ako na iyak, sabi niya, teka muna, alamin mo muna kung kailan patapos yung soap mo. Bakit kailan ba to? Sa Sabado na, ha? Teka lang, anong araw lang ngayon? So tinanong ko agad, sabi, ang last airing natin, Friday. Sure kayo Friday? Nitong kunyari, asin ko, or whatever. Yes. Friday, kasi wala na tayong pondo, tsaka tapos na yung kwento. Tapos tinignan ko yung commercial, ano na siya, yung finale, week finale. Yes. Patatapos ito ng Friday. Ano, kaya mo ba? Magpapaalam ako, di ba? May kontrata ka, di ba? Wala. Ha? Wala ka kontrata? Ever since po, wala. So, naalam lang ako sa dalawang tao na mahalaga sa akin na nasa GMA. I went on the fourth floor. They were having a meeting. So, go, Sli, napaalam na po ako. I just want to say thank you, ganyan-ganyan. But, ikaw na bahala sa lahat ng mga boss kasi hindi mo na po maakyat doon, inaya ako. Anyways, wala na ako kontrata. So, parang, ano siya, parang, ganon. Ano, magkumari tayo, no? Ba yun? Basta, tawid-tawidan lang. Ano lang naman yan, TV lang. Naman. Magkalapit lang naman. Mm-hmm. Tapos medyo, ako yung na-drive eh. Parang, nalito ako. Talaga? Sabado? Jeff, Sabado, pwede na. Nagpaalam na po ako. Go. Yun na. Ang totoong kwento, in all Pack fairness. Alam mo, habang pinapakinggan kita, parang nasasabi ko talaga ate na parang ang galing nung mga nasa itaas at makinang ka lang mga between. Everything na nangyayari, yes. Talagang kapag sayo-sayo, kapag nakatadhana na parang sayo, kahit na hindi ka kumilos, hindi mo gawin, ibibigay sayo, yes. I really believe that whatever you plan, tayo, mga tao, hindi siya nagpo-push through eh. Totoo, yung pero kapag in-effort mo. In-effort mo, yes. But God wants you to give it to Him kasi sinurrender ko talaga. Lord, I don't know. Singer pa ba ako? Ano ba to? I even planned on retiring. We were gonna move out. Sabi ko sa asawa ko, pack up tayo ha! Meron ka bang makukontra? Meron! As in, meron sa military, ano, tuba. Okay, give me 2 years. Benta natin yung balur. Paid away na lang ako. Basta nandun na kayo. Ayos. Eh, ayaw niya pa yun. May fairness. Tuloy-tuloy. Hindi kami nag-quit. Totoo. After nyan, mga concerts, tour, naloka na talaga na lipad ka na naman ng lipad in everything. At ibinalik ang pagiging isang singer ni Jaya sa nagbabag niya sa ABS. Meron ka rin na pagdaanan dito na parang I remember, tinawagin kita, no? Na parang nung nabash ka, nung nagpunong-murado ka, diba? Oo. Kasi naman, kung manggong ako, tatlo-tatlo, ano, Valentine's Day. Oo, pero at least diba kasi, ngayon, kung mapanood mo yung buong story, how Miss Jaya started sa kanyang showbiz career, sa kanyang musical career, diba, music career niya, makikita mo naman na parang feeling ko, kung ano ang tama, sa tenga, anong panday, kasi ang dami pinagdaanan, you yourself, diba? You know what I'm saying. Ay, yeah, oh, diba? Next photo muna tayo, tingnan natin. Meron susunod, pa. Yes. Love ko lahat yan, by the way. Totoo. Lahat sila. Uy, ano to? Wow. Oh, diba? Si Pape. Oo, at ang mga bagets. Totoo yan. Ito, yung itong si Guapo dito, si Gavin, that's my husband's son from his first wife. And he lives with us now. Dito na siya with us. Gusto niya eh. Pwedeng mamit siya. Asan yung pamahalo ko? Asan yung pamahalo ko? Sorry lang. Chika lang. Ano fulfillment for Miss Jaya naman? Ito, nung nakita mo yan, syempre, a happy family. Oo, no? Alam mo, minsan, when people ask me, are you a happy person? Of course. Maybe you I'm are not, ate, yes. Maybe I'm not happy in some areas of my life. Maybe some areas in my career. Pero sa family life, talagang binuo siya ni God eh.
Yun kasi wala ako eh, wala akong tatay. It was a very dysfunctional childhood upbringing, no? And that's how it was. It had to happen. Hindi mo pwedeng questionin, hindi mo pwedeng baguhin. It's a matter of how are you going to survive. And like my name says, it's Jaya. It's a victory for me. And then so finally, when I came to Christ and just accepted Him as my God, and just said, you take over. Ano pa bang gagawin ko dito? He really did this. Eto muna tayo, kumunalis. So, bubuhin ko yung pamilya mo. You will have your children with you. They will all become my servants. That's it. And we're happy. Alam mo, nakakatawa, marami akong friends. Maraming akong friends sa industriya na ang problema love life. Okay? And I look at them. They're so beautiful. Sexy. Maputi. Thank you, Ate. Thank mayaman. You. Ikaw yun. Thank you, Ate. And I always wonder, ano bang kulang? Ano bang wala? Ano bang kailangan? And for me, sometimes I feel like, kasi nga dinidiskartihan natin masyado eh. You cannot. You have to ask God, give me a husband that you want me to have. Give me a career that you want me to have. Hindi pwedeng diskarte lang ng bonggang-bongga. Nakapag na kasi tasya talaga. Diba? Kasi di naman na, kung ginusto ko mag-nurse, nangyari ba? Wale! Oh. Look, ginusto kong magluta tayon. Pwede ba? Hindi. So talaga, ang akin lang is, I'm very happy with the family that I was blessed with. And at the same time, si Jowa, si Gary. Si Jowa talaga sa akin. Very supportive. Borts. Totoo. Parang meron kang kasama lagi talaga na bodyguard. Papantayang kita, ganyan. I mean, he was in the military. He also went through a lot sa marriage niya noon. Parang pareho lang kami. Siya nag-cheat pa yung wife niya sa kanya. Same with me. So alam namin ano yung importante. And that's why I think nung nag-meet kami, talagang we were ready. And we were committed. Wala tong joke, walang bolahan, huwag tayong mag-etchos dito. Kung type natin, let's go. Go for the gold tayo. And then there, we have two kids. And then si Gavin, bigla na lang siya nasabing, gusto ko kasama kayo. Sabi, ha? Yung daddy naman niya, I was like, I've been praying for this for 15 years. Na mangyari, and finally, it's happening. Paano maging isang ina ang isang Jaya? Woo! Strict ka ba? Oo. Nag-ayos lang ako ng buho kasi kumukulot na ilalim. I am very much a mom, unlike my mom. Kasi sa nanay ko, naging nanay din ako. Naging nanay din niya ako, yung very protective. Ako nagluluto. As you can see, my polish are going away. Ano polish? Arte-arte. Kasi nga, ako yung mahilig magluto, grocery. As a matter of fact, kanina galing ako sa karne, galing akong bumili ng ganito-ganyan kasi kailangan ko lutuin before coming here. So, I drive. I don't have a driver anymore. Kasi feeling ko, bakit hindi? Diba? I can take control of the wheel. My kids are in the back. Diba? My kids are gonna be homeschooled. Medyo back out muna kami sa regular na paaralan. So, tatry namin. Ganun akong tipong ina. Hindi ako mautos, hindi ako maarte. You just see the makeup when I'm at work. Pero pag wala, totoo, nose mo te. Ganun lang, casual. We love to just stay home and watch kung anong palabas sa TV or movie, stream. Saka bonding kayo, nakikita ko. Kapag mga close events, yung mga concerts talaga, you're all together. Kung kakayanin. Totoo. Kahit yung nag-concert ka sa, I think, Music Museum ba yun? Yung andun sila. Talaga nag-perform pa talaga. Nawalan talaga akong boses, pero by God's grace talagang, Jeff, yung manager, Jeff, yung boses ko, ano mong nangyayari? Kaya mo yan! Nabuo yung show. Totoo. Tapos, in fairness. So, because they were there, I think, nakakakuha. Kapag nandun ka sa comfort zone mo talaga, parang lahat ng bagay na sa tingin mo di mo kayang gawin, magagawa mo. Yung anak ko nga pala, yung girl, nakanta, nagitara, eh paanong gagawin? Blunt nga ito na yun eh. Pareho sila. Si girl, whoosh, ganon. Mm-hmm. Parang kulay yellow, ewan ko, yung buhok. Ito parang gold, na si white something. Oo, ewan ko sa kanila, bahala sila. In fair. Tingnan nga natin school, kung anong next na photo, meron pa ba? Meron pa ba? Wow! Ito na! Kailangan half-face talaga.
Totoo, in fairness, eto na. Ano kanina, off cam, pinag-uusapan natin yung mga bagong songs. Ano-ano ba ang laman nito? Kasi syempre, yung wala namang pag-ibig dahil tanging ikaw diba talaga. Diba yung phone ko? Tinan natin yung list. Markadong markado, di ba? Dito, meron ang... Yung mga songs, hanggang dito na lang. Na kung saan ang sakit, na pag pinakinggan mo talaga naman parang opening pa lang, di ba? Iiyak ka na agad. Yung kasalanan ko ba? Na ay, nandun ka? Nasa music video ako noon. Yes. Kasalanan ko ba? Ano pa ba? Tayo pala talaga. Medyo positive siya. Yung may beat na Juji Marcelo. Tanggap ko na. Itong tanggap ko na, parang title pa lang, sakit. Sinking My Heart. Medyo aray din. Pero parang hindi ko siya kaboses. Parang kulang na lang, kuchilyo na pala ito yun, no? Actually! Kapag ang title dyan, Queen of Broken Hearts. Oh? Hindi. Queen of Soul is Queen of Soul. Ganun ba yun? Kasi diba yung alam mo, nung labas mo na lang dito na lang, sabi ko sa'yo sa radyo, lagi siyang ipiniplay at nire-request ng mga taong sawi. Yun kasi, nga problema, lahat ng kanta ko pang sawi. Bakit ganun? And in all fairness, ha, yung mga songs mo, parang everything... Wow, well, English talaga. Everything that was... Charing. Ang ganda lang. Hindi, lahat ng mga nilagay mo parang nangyari sa totoong buhay. Kasi nakakausap ko yung ilan sa mga writers, na composers, na parang yung pala yung mga totoong buhay. Pwede bang mag-sample kami ng yung tanggap ko na? Ha? Yung pang hindi ko kabisado? Teka. Ah, sige, yung, ano yung... Ano ba? Bagong-bagong-bago kasi yun eh. Yung kasalanan ko ba na lang? Sige, dahil para makita lang yung music video, i-play nyo rin yung music video habang ano. Sige, wow! Wow! Para makita lang ako. Sharing na. Hindi ka nag-isip. Oo. Kasalanan ko ba kung di na kinaya? Puso'y hindi ko madaya. Ayaw na rin kung walang patutunguhan. Kasalanan ko ba kung di na kumapit? Puso'y hindi na mapilit. Wow. Kasalanan ko ba? Maybe we part ako siya niyo. Ako na. Maybe we part mo yung ako na. Ako na ang hihingi ng tawad. Kahit na ikaw ang merong kasalanan, di na natin maibabalik kadulot ng bawat sakit. Ako na ang lilisan. Ah! Wanga! Sana lahat ganyan, no? Yung parang ano, pag sabi mong kanta-kanta, parang recording na. Parang kanta ka nga, recording na, di ba? In fairness. Kakanta ba ako? Wow! At sa panahon ngayon na napakabilis ang pagsikat, di ba? Sa YouTube, pagka nakitang nag-views ng maraming marami, kukunin agad magiging singer sa Facebook at iba pang social media platforms. Sa tingin ng nag-iisang Miss Jaya, ano ba dapat ang meron ang isang nangangarap na maging singer para magkaroon ng karera dito sa show business? Sa industriya? Hindi, I can't, parang hindi ko ma-figure out, no? Kasi like a Justin Bieber, talagang galing siya sa YouTube. Oh. Pero nakita mo ilang taon ang binuno niya bago siya naging Justin Bieber, yes. So sa aming mga medyo nandito na sa edad na to, na kumarera ng ilang taon, importante talaga yung experience. Mga nagbanda, mga nagbanda ko. Nag-gig. Nagkaraoke pa ako sa grocery dati sa US. Talagang napuntahan ko lahat. Mga piyesta dito dati. Yung nanay ko, naging dancer niya ako. Ang haba ng binubuno eh. Bago mo mahanap yung boses mo, yung ano ba yung kailangan, brand. Yung brand. Yeah. Even the brand doesn't happen in a year. Yung Queen of Soul na yan, hindi ko alam paano nangyari. Kasi ang buong pagkakaalam ko, lahat naman ng kanta, kinakanta ko. I just had a different style. So for me, yung mga nasa online, you know, it's very important that you connect with the people. Now, eto ka lang eh. Camera, ikaw. Yes. So ang lakas na loob mo, mag-isa ka lang eh. Alam mo, sa tawag ng tanghalan, there were a few na sumali na nag-YouTube. Hindi nila alam gagawin on live TV. Kasi yun ang pinagkaiba. Yeah. Totoo. So, you need experience. You need to sing like it's going out of style. Meaning, kanta ka lang ng kanta hanggang sa...
hindi mo na alam sa kakuha ng boses, pero kailangan mahanap mo talaga yung hanggang saan mo, yung stretch ng boses mo, ng buhay mo, mm-hmm. ng lakas ng loob mo, because this business is rough. Ang YouTube, minsan, mabilis lang ang buhay. Oh, maraming ang nag-stream. Manunood ba yan? Pag mag-concert ka? Totoo. Minsan, ang hirap papunuin ng music museum. Parang, teatrino, ano, mamahirap eh. Oo. Oh, 10 million ang stream mo. Oh, kilala ka ba talaga nung... Mamaya, nakarepeat lang yan eh. Totoo. That's what I'm saying. You need to be authentic and real about this business. Go out. Join competitions if you have to. Build a style. Totoo. Right? Don't imitate, but be the one imitated. You need to have your originality. Kasi totoo. Pag yan ang wala, mahirap. Kahit gano'ng kakayaman or kagaling, mahirap. Wali. Tsaka hindi, in a world full of sa digital na, sa social media, parang yeah, different kasi ang pinoportray minsan. Kapag you yourself, just you're in front of the camera, yun yung sinasabi mo na nasa labas ka. Lakas doon eh, di ba? Yeah. So, but there's nothing wrong with that naman. Pero what we're saying is... Oh, of course, nothing wrong. Totoo. But what we're saying is, kailangan talaga, kapag gusto mo, at sa gusto... Sa Pilipinas hindi kasi laro, di ba, Ate Iya? Oh. Hindi talaga laro. Ang gusto ko ng industriya. Mahirap siya. Madali tingnan because of the social media. Madali, sikat agad. Pero kapag nandito ka, hindi ganun eh. Diba ang dami natin totoo. Nakikita na lululong sa masamang bisyo. Ang hirap ng industriya na to, lalo na sa Pilipinas. Mm-hmm. Dami mong katapat. May maganda, may maputi, may sexy, may bata, may mayaman. Yung may mga complete package talaga. Complete package. Pero nakita mo bakit hindi naman agad-agad ganun. So kailangan talaga, ipakita mo talaga kung ano ang meron ka. Oo. You have to pray. Yes. You have to pray. Totoo, that's trust important. Me. Totoo. Ilang beses na akong dumedma sa Diyos, anyari. Pero once lumuhod ka, He will grant your His will for you. Totoo. Kasi kailangan approve muna ni boss bago dumating sa iyo eh. Totoo. And if you don't have that, yeah, you'll be famous. Ano mangyayari? Dami nagsusuicide, natalon dito, napig dito. Reality is, we cannot do it alone. Totoo. But when you have God with you, you can then have that strength and knowledge and everything else para i-push kung ano yung gusto mo. Totoo. Diba? Kasi alam mo agad yun eh. Ano ba yung talent ko? Drawing. Ano may offer ko? Ano may, oo, diba? Ano ba may offer ko? Ako wala nang iba. Singing lang talaga. Tsaka acting. Ano ko na lang yan siguro sa lakas nga at kapal ng mukha. Lakas ng loob. I tried it. Kasi wala na kaming show that time eh. Wala na kaming variety show. What was next? Baka may soap ah. Anong role? Mahala kayo. May soap. Anong gagawin? Anong script? Paano ba ito? Direct pa? Ganun lang ako. Tingin-tingin. Laban. Ako, para iiyak sa, daw. Para iiyak sa buhay. O, diba? Wala naman akong training. Iiyak daw. Paano ba umiyak? Sige, lungkot-lungkotan ko. Lungkot-lungkot. Maya-maya titignan ko yung mga artista malungkot. Nahawa ako. Umiyak na ako. So, alam ko na. Ah, ganun lang pala. You just really have to be observant, willing to change, and willing to be taught. Kailangan turuan ka din. And also to listen, diba? That's very important. And take criticisms. Sus ko, no? Sa lahat ng mga bashers online, hello, bashers, I really don't mind it anymore. Totoo. Natawanan mo kasi na lang talaga. Kasi ang mag-matter sa'yo, yung mga comments nang galing sa mga taong mas nakakilala sa'yo lang. Totoo, my totoo. My managers, my colleagues, friends. Uy, bakla, hindi maganda yun ako. Talaga, ano nangyari? Blah, blah, blah. Sige, sorry, hindi ka magagawin. Ganun ako, madali akong mag-sorry, madali akong mag-thank you, madali akong sumunod. Kasi nga naman, nobody's perfect ate. Oh, lahat tayo lahat, parang, that, dapat ganyan. Lahat tayo ganyan talaga, diba dyan. But in all fairness, napaka-bongga talaga ng mga naging chikahan natin sa tropa kahit in Thursday. Palakpakan naman natin si Miss Jaya. Yay! Sa pagiging game na game. Salamat at sa kanya na pagiging talagang all out sa sharing din naman talaga niya. This time around, after ng tropa kahit in Thursday, sasamak naman tayo sa ating playtime segment. Ang playtime segment po natin ay tatawagin natin Jaya Jaya Putong Maya. Magpapakita lang kami ng ilang mga piling-piling mga album covers. Tapos kailangan mo lang gayahin ang mga posing nila. Good Lord. Okay. Ready? Anong meron? Tingnan natin. Let's start our Jaya Jaya Putong Maya. Una. Tingin. Tagal. Wow. Ayan. Oh my God, si Gary! Oh, Tito Gary! Nag-guest na rin dito, yes! Paano yan? Yung pang-album niya? Pwedeng tumayo, Ate Iyay.
Oh, ginaya ka ni Gary dati, kumanta siya. Anong ginawa niya? Kumanta siya ng song kung papaano Ala Jaya kumanta. Oh my God, Gary, you're in trouble. One, two, and three. I will be in trouble after this. Asa ba? One, ito, sa gitna. One, two, three, and... Ah, kabog. Oh, in fairness. Borga. Dapat po is mapos ng... One, two, three, four, five. Okay! Matibay ang pagkakagaya kay Gary Valenzuela. Susunod, tingnan natin. Buti na lang mahaba buko today. Si Ate Rich, kumanon lang pang pictorial na. Di ba? Jai, Jai. May props. Teka. Okay. Dito naman tayo. Ready? One, two, three, and may pagka... One, two, three, and... Jai, Jai po tumaya. Go! Sorry. Pero aminin mo naman si Ate Rich yung... Nang giggle look lang siya, pero album cover na siya. Alert! Oh, salata lang yung mga iba mag- Ako pati na kilikili, nakakaloka. Next! Susunod. Meron. Si Ate Pipay! Oh, si Ate Pipay! Bob's Hernandez, awesome! Ay! Paano to? Teka. Dito pa rin ate ha. Ready, lights, camera, Jaya Jaya, Puto Maya, go! Fierce, in fairness. Next, susunod. Nakakatakot naman to. Kaya Kuya Ogie, si Kuya Ogie pala ang unang nakapag-pictorial sa ano? Nakakainis yung ano mo. EBS Tower. Dito tayo sa gitna at iya. EBS Tower na din drawing lang. Teka. Nakakaloka kagi. Alam mo, minsan nagkita kami, pinatawa na namin. Ay, pero sa mga napakita nating mga posters, si Ate Pops na lang hindi pa napag-guess, no? Oh. Ay, ito na, paano ba? One, two, three, and... Ogie, I'll cast it on air. Next, ano ba ba? Susunod, hindi na natin. Ay! Si Ate Lani! Namahilig sa Simada! Alam mo, lagi kong kausap yan sa Facebook. Ate Lani! Dito naman tayo, may pa-abs. Huwag tayong mag-abs. Ready? 1, 2, 3, and Lani, Miss Lucha. 1, 2, tara. Amoy kilikili poster, ganyan. Next, susunod. Ay, oh, Miss Whitney. I'm gonna dance with somebody. Ay, kaya pala. Yung pala yun. Ina, kaya pa sabi ko, bakit di man lang niligpit yung set lang yun? Ready sa gitna, Ate Iyay? Okay. One, two, three, and... Ako'y babarin na. One, two, three, and... Whitney, the greatest hits. And Jaya, Jaya, Putumaya, go! One, two, three. Ay, come on! Taray mo mga props na tayo ngayon. Next! Miss Shajin! Dito tayo. One, two, three, dito and... Dito lang naman. Maka-prepare lang ako. One, two, three, and... Minuso. Pasabog! Back to sock. Ganon. Next. Lokok! Tony Braxton. Jacket. Ay, kabog. Bongga. May jacket. Saan? Sa gitna. Hindi sa wardrobe yan, nasuot na yun. Oo naman. Teka. Ready, one. Ayan, dyan ay, lang sa side. Ayun, nahihirapan dito sa pag... Pakaayusin mo ka. Ayan, Ate Iyay, ito na. O, oh, ayan. Ganyan lang. Eto, sarang nakapose. Ay, one, two, three, and... Dito tayo sa gitna, Ate. One, two, three, and... Jaya, Jaya, Puto Maya, Tony Braxton, go! Ah, kasabog. Meron pa? Wala na daw. Ay, meron pa. Ay, of course. Ito gusto mo ito, syempre. Kung pag-ibig ko. Ito na yun, Ate Iyay. Okay. Ito na. Oo, dito na yun. Ay, bumukul sa pipit sa sanda. Paano to? Parang nakaupo lang siya, Ate Iyay. Tapos ganyan. Red. Oh, ito daming ano, coffee shop. Ang ganda naman ng gagayahin ko. Mamita. And... Jaya Jaya Puto Maya, 3, 2, 1, go! Taray! Palakpakan naman natin! At eto may last one pa! Meron pa! Ay!
yun yung album. Wala, pangit din. Ito yung una-una ba? Yun yung kanina, yun yung pang-single. Yeah, itong mismong eight songs. Dito tayo, ganyan lang yan. Paano ngiti mo dyan, Ate Iya? Nakakadiri ah. 1, 2, 3, and... Ay, kabog. Wala naman akong pina-repair. Except ito. Pero yung ilong ko, same lang, no? O lumaki? Hindi, wala. Same lang naman. Baka lumaki. In fairness. Palakpaka naman natin. At ito na nga daw. Yung mga ginawa mo kanina, ang audition mo for MMK. Oh my God! Wow, atalay! Uy, palakpaka natin na may kasamang sigawan, mga ka-Jimmy. Alam mo, ate. All throughout, while I'm doing the interview with you, sabi ko talaga, napapasmile ang puso ko at ang aking isipan. Kasi as far as I can remember, the first time kitang nakilala ate, I'm hosting sa mall for a reality search sa isa pang network before. Oh, tapos you visited your manager that time. Okay. Yeah. Tapos parang nanood ka with Kuya Arnel sa Adorned. Yes, sabi ko, na-meet ko na si Miss Queen of Soul Jaya. And ngayon, sabi ko, nakakatuwa na I'm now doing an interview with you po. So thank you for allowing me and our team na ma-share mo sa lahat ng mga ka-jeepney natin ang kung ano man ang naging journey na nag-iisang si Miss Jaya. Ako naman, I'm happy for you and I'm so parang in awe of what has happened to you. Ang dami mong pinagdaan and I'm sure from the story na sinasabi mo na nagkita tayo ng time and doon. Sinsend ko sa Facebook mo, hanap yung Instagram picture natin together. Makikita mo yung fest ko doon talaga naman, siya ba to? Charot na. Pero di ba nakakatuwa kasi yung journey mo, eto tayo ngayon nakaupo dito. For me, I'm also honored to be in your show kasi imagine, bibihira lang yung isang katulad mo na ang daming programs. So it's not just because you're blessed but because you're gifted. You have a gift. So continue with that. You're very pleasant eh. Yun yung siguro pinaka number one talent mo. It's your kindness, your heart. So hindi yan na-fake. So I think you should maintain that and continue that and you will be blessed for years to come. Maraming salamat, Ate Iye. Thank you so much. Thank you! I-invite mo po ang lahat ng mga ka-jeepney natin to get a copy of your album. Nagkaka-accent ako. Oh, to get a copy of your album. Go! Shala! I would like to invite everyone to get a copy of Jaya Queen of Soul under Star Music Philippines. It's got beautiful songs, may mga Tagalog, English, mismo to, hugot album. And you can also download it on Spotify and all the digital platforms out there. And I thank all those na meron na pong naka-download na kasi ang dami na nagbibigay din ng feedback. And then I'm working on a YouTube channel. I'm really thinking of what to do with the channel kasi gusto ko, ang dami nagsuggest advice, singing, collab, ang dami-dami. So I think if we can do all that every time, iba-iba, then we would do that. So if I do have a YouTube channel, I will let everybody know. Thank you very much. And don't worry ate, sabi ko nga sa'yo, hindi mo pa man nalulaunch sa ABS-FM radio station. Ipiniplay ko na yan kasi talaga namang naniniwala ako sa lahat ng mga awitin mo. Wa-etchos talaga yan ate. Ever since na ikaw ay nagpunta rito, tayo man nasa kakasulubong sa hallway. Please. I love you Ate Iye. Thank you so much. Maraming salamat. I hope magkasama tayo sa mga shows abroad at mag-bonding-bonding tayo ng bongga-bongga TFC. Doon. Yes, call the attention of our TFC team. Pero syempre, thank you so much po sa lahat na mga tumutok at sa mga gusto namang maki-join sa kulitan at sa kwentuhan, i-follow niyo lamang po ang aming Facebook account. Hanapin niyo po sa Facebook at sa Twitter, Jeepney TV, at mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel, Jeepney TV. Pakinggan niyo po ako everyday sa MOR 101 for Never Life, 6 p.m. to 9 p.m. At magkita-kita-kita po ulit tayo. Ang dami nun, diba? Magkita-kita ulit tayo mga ka-Jeepney sa susunod na Sunday. Dito lang kung saan more chika, more fun at iya gawin natin showbiz pa more dito. Ito ang showbiz pa more! Bye guys! Hello mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.